Ayan, good morning mga kabakyard. Andito ulit tayo, ayan. So, meron tayo ngayong good news at meron ding bad news. So, unahin na natin po mga kabakyard yung good news dahil so kahapon nga po, naglipat tayo nung ulang natin, di ba? Yung buried na female na ulang. Ang good news is, ayan, sana nakikita ko, nag-hatch na po agad or nag-drop na. Ayan, kikita nyo yung mga maliliit na yan na parang mga kiti-kiti mga kabakyard. Yan na po yung mga baby na or yung larvae ng ulang. So, hindi natin expected. Sabi ko nga kahapon, mayroon pa tayong 3 days pero mali yata yung bilang ko. And nag-drop na ngayong umaga lang. Yun po ang good news. Ang bad news po is hindi umabot yung in-order nating pakain sa kanila. Kasi po, yung ganyang mga larvae po na ulang, normally ang pagkain po niyan is live na mga shrimp o yung baby brine shrimp. Buhay din po yun mga kabakyard. So may in-order na ako nun online. Ang problema, kahapon lang din ako nakapag-order. So, na-late po tayo, hindi aabot. Yun ang bad news natin ngayon. Kaya gagawa na lang po natin ng paraan muna, pansamantala, na makakain po sila. Kasi pag hindi po yan makakain ng mga larva na yan, is magkakanibalisin po yan. Ang dami po naman po, sayang di ba? Yan, ang dami nila. Isang inahin lang po yan, mga kabakyard ha. So, mauubos po yan, magkakainan sila, kakanibalisin sila. So, gagawa natin yan ng paraan. Ayun, nag-ikot-ikot na nga po ako dito sa area namin. Wala talaga ako nakuhang live na BBS or yung baby brine shrimp. So, ang pinaka remedy natin na gagawin pansamantala, ito po ay BBS din. Ang problema nito is encapsulated or yung patay na. So, mayroon dong pet shop na kisuyo ako na bumili ng kahit konti po. Ayan. Ayan. BBS din po to pero encapsulated. Hindi to ganun ka-advisable sa kanila kasi patay na nga. Pero still, kailangan nilang kumain. Pansamantala na lang naman to. Mga 2 days hanggang naantay natin yung order natin. Okay? So, ayan po. Para sa mga bago o yung bago po dapat magkaroon kayo ng larvae na mga ganito, kailangan ready na po. Huwag niyo po akong gayahin. Na-busy po kasi ako mga kabakyard, kaya ang ending, ayan, nahuli po yung ating order na pakain. So, ayan. So, ito po yung mga larvae na to is dito lang muna to at hanggang mga 1 month po sila dito. Yung salinity din po nito is ngayon ay nasa 6 na. So tulad ng sabi ko po, gradually po ito itataas. Dadagdagan natin ng tubig dagat. So hanggang po umabot ng 11 hanggang 12 na salinity. Kasi yung po ang doon sila nabubuhay. Okay? So i-update ko na lang po kayo sa mga susunod natin na video. Okay, thank you.